Ilang politiko at pulis daw ang nagpupumilit na ibigay ang sanggol sa Mindoro na hinihinalang kinidnap o nakidnap mula sa Quezon City. Kaya't nanawagan ang DSWD na huwag munang makialam ang ibang partido hanggat hindi pa tapos ang kanilang investigasyon kung talagang sino ang tunay na ina ng bata. Exclusive ng Papa Troll, Nico Bawa. Nagulat ang mga social workers sa Sablayan Occidental, Mindoro nang dumating umano si Cesten Los Santos para hanapin si Baby Angelo, ang batang pinaniniwala ang kanyang anak na dinukot sa ospital. Bukod kasi sa walang koordinasyon, may mga kasama pa siyang politiko at pulis. Pinipilit na i-release yung bata, pero nanindigan po ako hanggang sa huli na hindi siya dapat i-release. Nakatanggap rin ng tawag ang social worker mula umano sa isang police station commander sa Cavite kung saan pinipilit na ibigay na ang bata kay De Los Santos kahit wala namang sapat na papeles. Doon ko po na discover na yung isa ay isang vice mayor, tapos yung isang police na nag-lead nung team ay running for mayor. Kinagulat naman ng DSWD ang pangyayari. Wala raw sa lugar na may makipag-usap ang politiko. Hintayin na lang daw ang magiging resulta ng investigasyon hanggang sa DNA testing. Focus natin ng DSWD yung best welfare and interest ng bata. Si Baby Angelo kasi ang sinasabing anak ni De Los Santos na tinangay ng isang nagpanggap na doktor sa ospital noong Setyembre. Pero mahigpit itong itinanggi ng tagapangalaga ng sanggol. Kahapon, lumitaw ang nagpapakilalang tunay na ina ni Baby Angelo sa DSWD at nagsumite ng mga ebidensya. Ipinaubaya lang daw niya anak sa kaibigan na taga Mindoro dahil hindi na niya kaya itong palakihin. Pinilit naming makuha ang panig ng kampo ni De Los Santos pero hindi sila nagpaunlak ng panayam. Nico Bawa, Patrol ng Pilipino.